Yes, Audrey, sa kulungan nga dito sa Senado ang diretso nitong si dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Kanina kasi ay napuno na, Audrey, ang mga senador sa kanya mga salaysay kung saan ayon kay Senator Jinggoy Estrada, nakita nila na nagsisinungaling itong si Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado hinggil sa umano'y PDEA leaks. Kaya nga, Your Honor, Mr. Chair, tinanong ko kanina, pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung pinresent ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na daw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Mr. Chair? Yes, go ahead. I move that he decided to contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jinggoy Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none. Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Samantala, Audrey, humarap naman sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa at itinanggi ng dating ES ang mga paratang sa kanya. Nadadawit ngayon si Ochoa sa issue. Tinanggi rin niyang kilala niya ng personal itong si Morales na nasa sentro ngayon ng issue. Narito ang detalye ng mga pagtatanong sa kanya kanina ng mga senador. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Thank you. May we know if you have seen the alleged pre-operation authority document signed by Mr. Morales, which is one of the subject matter of this inquiry? Not at all, sir. Thank you. During our first hearing, Mr. Morales claimed that you commanded ASIC Gadapan and the PDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Kanina rin, Audrey, nagisa muli ng mga senador si Morales. Isa sa kinwestiyon sa kanya ni Senator Jinggoy ay ang isinumiti nitong personal data sheet sa PDEA. Naalala mo, inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na isinulat mo, no, having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino pa naniniwala na yung mga sinasabi mo? Ito yung mga documentary evidence. Your Honor, ngayon. Ako po ay nag-comply doon sa PDEA Recruitment Mr. Chair, Committee, hindi ko malaman, Your Honor. Yes. Maliwanag po, Mr. Chair. Nahawak ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Ang dami na nating hearing dito. Wala pang pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon siya yung manghihingi ng original. Kung ano man ang kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Wag na po natin pahabain. Samantala, Audrey, kung tatanungin nga ito nga si Senator Jinggoy Estrada, ay dapat nang itigil itong pagdinig hinggil nga dito sa umano'y PDEA leaks. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw na sinasabi itong si Senator Bato de la Rosa kung meron pang next hearing dahil nga suspended lamang yung pagdinig hinggil dito sa umano'y PDEA leaks. Pero sinabi niya rin kanina, no, na wala nang nakaschedule na pagdinig. Kaya inaabangan natin at tatanong natin ito si Senator Bato kung meron nga ba talagang susunod pa na pagdinig hinggil dito sa umano'y PDEA leaks. Audrey?